Sila raw ang mga players ng Los Angeles Lakers na mababawasan ang playing time ayon sa mga experts. Ang Los Angeles Lakers nga ay nag-emerge bilang isa sa best teams sa Western Conference ngayong season. Ayon nga sa ilang eksperto, ang Lakers daw ngayon ay pumapangalawa sa Denver Nuggets sa West, lalo na nang sila ay magkampiyon sa inaugural in-season tournament. At ang isa sa nagpapaging mapanganib pa raw sa team ng Lakers ngayon ay meron pa silang mga ilang problema sa kanilang grupo, pero hindi pa rin iyon masyadong nakakaapekto sa kanilang paglalaro. Sina LeBron James at Anthony Davis ay isa pa rin sa mga best duos sa NBA, at si Austin Reeves naman ay nahanap na ang kanyang rhythm magbuhat nang siya ay ilagay sa bago niyang role bilang sixth man ni Laker head coach Darvin Ham. Habang sina Taurean Prince at Cam Reddish ay naging perfectong mga players na isabay kina LeBron at Davis. At maaari pang palakasin ng Lakers ang kanilang roster bago sumapit ang trade deadline. At ang dalawang players nga na napapabalita na posibleng mailagay sa trading block ay itong sina D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Si D'Lo nga ay nagkaroon ng malakas na pagsisimula ngayong season, ngunit unti-unti na naman itong nawawala. Habang ang production naman ni Hachimura ngayong season ay hindi gaya ng naging production niya noong nakaraang postseason. At sila nga raw dalawa ang posibleng mabawasan ng playing time sa kanilang team sa pagpapatuloy ng season. At kaya lang daw nagkakaroon ng maraming playing time ngayon si D'Lo ay dahil sa may injury ngayon si Gabe Vincent. May ilan ngang naging magandang paglalaro itong si D'Lo sa umpisa ng kanilang kampanya, pero si Darvin Ham ay nakapagdesisyon na gumamit ng ibang players pagdating sa crunch time. Nagkakaroon pa naman ng maraming minutong paglalaro si D'Lo, pero ang fourth quarter playing minutes niya ay kaunti lamang. Ang opensa niya ay patuloy pa rin naman na impressive, wala tayong pagtatalo doon, pero ang isa sa kakulangan niya para sa Lakers ay ang kanyang depensa. Isa pa, ang playing style ni D'Lo ay nakasentro sa pansariling talento, na kadalasan siya ay nakagagawa ng kanyang points dahil sa kanyang sariling diskarte at hindi dahil galing sa pag-ikot ng bola. At ang talent na ito ni D'Lo ay posibleng maglagay sa kanya na makapanatili pa sa liga ng 10 taon o higit pa, pero hindi para makasama ng matagal sina LeBron at Davis. At kaya naman naging maganda ang naging paglalaro ni D'Lo sa Brooklyn Nets ay dahil majority ng possessions ng Nets ay nasa kanya ang bola, dahil siya ay naatasan na gumawa ng paraan upang siya at ang kanyang teammates ay makascore. At sa buong karir ni LeBron, napatunayan na ang kanyang mga teammates ay mas nagiging epektibo na hindi na kailangan na ang bola ay tumatagal sa kanilang mga kamay. Kaya naman, maaari pa rin makahanap sina Rob Pelinka ng mga players na mas aangkop sa playing style ni LeBron. At si D'Lo nga ang isa sa mga players nila ngayon na mataas pa rin ang value sa trade, lalo na ngayon na hindi napapayag ang Lakers na ang kanilang team ay madaig na naman sa playoffs. Isa pa, pinatutunayan ngayon ni Reeves na siya ay pwede talagang maging pangunahing point guard ng kanilang team. Kaya naman, mas nabibigyan siya ngayon ni Darvin Ham ng mas maraming minuto na maglaro bilang kanilang point guard. At panigurado, kapag nakabalik na sa paglalaro si Vincent, mas lalong mababawasan ang playing time ni D'Lo. At sa nalalapit na trade deadline, ayon sa mga eksperto, mga kadribble, kailangan daw na targetin ng Lakers ang mga shooters na gaya ni na Buddy Hield at Bogdan Bogdanovic, dahil ang dalawang ito ay tiyak daw na magiging available sa trade. Mahina pa rin nga ang perimeter shooting ng Lakers at kailangan nilang mapalakas iyon kung gusto nilang maulit ang pagiging kampiyon nila noong 2020. At ayon pa rin sa mga experts, mga kadribble, kung gusto naman daw ng Lakers na isang facilitator upang mas mapalakas pa ang kanilang roster, pwede raw nilang targetin ang mga players na gaya ni na Tyus Jones at Malcolm Brogdon. Dapat na nga bang i-trade ng Lakers itong si D'Angelo Russell? Ano masasabi nyo rito, mga kadribble? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po.